guys, good morning. Welcome back to my channel. Ito pa rin po ang inyong masinop na ina at madiskarting asawa. Guys, today is medyo maalwan ang oras po natin ngayon. So, pupunta po ako sa market para po mamalengke, para po sa isang linggong konsumo namin. But before that, gusto ko munang batiin ng isang magandang umaga. Shout out po sa ating isang magandang viewer na talagang nag-request po na mag-vlog tayo sa market. Ano po? That is Miss Lovely Vergara. Ayan. Good morning po, Miss Lovely Vergara. So, thank you po sa pag-comment ninyo at sa pag-request ninyo na tayo po ay pumunta ng market at doon po tayo mag-vlog. Of course, shout out din po sa ating kaibigan na talagang sumusubaybay po sa ating vlog everyday, kay Miss Jovelyn Gaspar Lerete. So, good morning po sa mga viewers natin at pupunta na po ako ngayon sa market. Okay? Okay guys, so dahil mamamalengke po ako ngayon, ay ang ginawa ko po para una sa lahat makatipid ako ng oras at higit sa lahat. Pag madiskarting ina, masino, dapat po bago tayo umalis ng bahay, nakalista na yung ating mga bibilhin. Ayan po, ayan, ayan. So, yan na po yung aking bibilhin at konsumo na po namin to sa loob ng 5 araw o hanggang 1 linggo. So, alam niyo po ba kung magkano yan? That's only 523 pesos. Wow! So, imagine that. Magtataka ka. Kami ay medyo marami sa bahay, pero ito lamang po yung bibilhin ko sa palengke. Of course, syempre, yung ibang mga sangkap ay dito ko na lamang kukunin sa aming paligid. Yung mga wala, yun po ang meron din sa paligid namin. At yung wala dito sa amin, syempre yun ang aking bibilhin. At magiging konsumo namin sa loob ng 1 linggo o 5 araw hanggang 1 linggo. So guys, ito po yun. Kailangan na masinop na ina at madiskarting asawa. So kailangan ay matuto tayo talaga sa lahat ng buhay. Matuto tayo ng tipid. So ito po yun, nakalista na. Para pagdating doon sa palengke, wala na akong iisipin pa, kundi ito na lang, titingin na lamang ako sa listahan ko. And of course, cellphone lang, at yan lang po ang laman ng aking bag. Look. Ayan, cellphone, yung listahan ko, at saka, tcharan! Yung aking wallet na nagkakalaman ng 523. Of course, may extra money dyan. Kasi ang gagawin ko guys, ay may bibili ako ng pandesal at dadaan ako sa ating checkpoint para kahit pa paano ay makapag-donate ako ng coffee at konting makakain nila. Okay? Napansin nyo guys yung aking outfit? Eto. At naka-chanelas lang ako kasi pupunta ako ng palengke. At the same time, ay maglalakad lang ako guys para tipid. Alam nyo, ang pamasahe medyo mahal. So, kailangan ko lang maglakad. So, from sa bahay namin, papuntang palengke, balikan po, maglalakad ako. So, nakatipid po ako ng almost 20 pesos. Okay? Guys, dito na po ako banda sa may bundok-bundok, pababa na po sa bakery. So, medyo pagod na ba, guys, pero exercise. Kailangan natin yung mga ina, kailangan na nakaka-exercise din po tayo. And at the same time, ay alam nyo, pag nakaka-exercise tayo, nagiging malusog yung ating katawan, okay? So, diretso tayo guys, malapit na yung market. Isa na ako guys, ang laking bagay pag naglalakad tayo. Una, nakakatipid tayo ng pamasahe. Of course, nakaka-exercise po tayo. Nawawala yung ating mga bilbil sa tabi-tabi. At nakaka-inspire guys. Dahil, alam mo yung
yung ginagawa natin ay para sa pamilya natin. Okay? So, malapit na po tayo sa market. And guys, dadaan po muna ako ng bakery para makabili ako ng pandesal. So, sandali lamang po guys. Tao po! Pabili pong pandesal, ay nilang! Mayong aga po. Minsan, pabiling pandesal. Okay guys, malapit na po ako sa market. Papasok na po ako. Ito na ang market namin. So guys, ang ganda ng market namin, di ba? So dito ako papasok para mamimili ng halagang 523 pesos. Ayun na guys, ang market namin. Pagdating ko doon, magluluto na ako. Okay guys, malapit na po ako sa bahay. So,
ilang siguro isang minuto nandun ako. Malapit na po. Okay, come on, let's go. Grabing pawis, guy. Grabing pagod. Pero sulit. Dahil kapag exercise po tayo. Guys, ito na. Nalimutan ko yung basket po. Ayan na. Ah, malapit ako sa bahay, guys. Pakakapagluto na ako para sa pananghalian namin. Pananghalian na, guys, ha. Dahil kanina, bago ako umalis, ay nakapag-almusal na rin naman kami. Okay, dito na ako sa bahay. Hello, Jack. Oh, hindi ka na kasama, Jack. Hi, Jack. Usus. Hello, Jack. Nalimutan ko yung basket ko eh. Okay. Okay, guys. So, dito na po ako sa bahay. Dito na ako sa kusina. So, let's check kung sakto ba yung aking mga nakapamili. Okay. So, check natin. Okay, guys. So, ito na po lahat yung napamili ko. Okay. Una sa lahat, naglakad lang ako. At hanggang sa pabalik, so, na-exercise po tayo. Marami pong calories na lumabas mula sa ating katawan. So, isang malaking bagay po yun para ma-exercise tayo. At the same time, ay magkaroon po tayo ng malusog at masiglang katawan. Okay? Ganun talaga tayong mga nanay. Dapat lagi po tayong malusog, lagi tayong malakas, at instant po tayong mag-isip. Okay? So, bilang isang masinop at bilang isang masinop na ina at madiskarteng asawa, ito na po yung aking napamili. Base po rito sa aking nakalista kanina. Ang total ko po rito kanina ay 523. So, karning baboy, 200. Ayan. Nakabili po tayo ng karning baboy, 200. And of course, sibuyas. Meron po tayong sibuyas, halagang 25 pesos. Meron din po tayong bawang, halagang 25, pero nakatawad po tayo. Binigay lamang po sa atin ang suki natin ng 20 pesos. Okay, may sari-saring gulay po tayo, pichay, meron po tayong ampalaya, meron po tayong labanos, pipino, okra, at daon ng sibuyas, bunga ng sili. So, yan po yung sari-saring natin gulay. And then, yung isang tray na egg, hindi na po ako bumili dahil naisip ko, yung amin pong mga manok dyan sa labas ay nangingitlog na pala. So, araw-araw ay nakakakuha ako ng itlog, almost 7 pieces. So, malaking bagay yon ng katipiran. Kaya hindi na po ako bumili ng itlog. Instead, bumili na lamang po ako ng Del Monte tidbits. Ito po, pineapple tidbits, Del Monte. And raisins po, ayan, bumili po ako ng Mother's Best Raisins. Panghalo ko po ito sa salad. At of course, ito, kasama po sa aking pinalit ay ang calamansi. Ito po ay nabili ko lang ng 40 pesos. Ayan, ganyan na po siya karami. Dahil suki ko po ang nabilan ko, 40 pesos lang po ito, ganito po karami. So, shout out po kay Miss Margie na kung saan ay siya po yung isa sa mga suki ko na nagbibigay sa akin ng malaking discount. Of course, bumili rin po ako ng apple. Ayan po. So, ayan, binigay po sa akin yung apple na yan ng murang-mura. So,
Kung ating pong titingnan, napakarami na niya. Pero ang halaga po niyan ay 523 pesos lang. So, hindi pa tayo pwedeng sumobra doon. Dahil pag alis pa lang ng bahay, ayun na po yung ating talagang budget. Okay. Of course, nagdala ako ng extra money para po pambili ng pandesal. Yung pandesal po, ito po ay sobra na lamang doon sa aking binigay doon sa mga kaibigan nating nagsasacrifice. So, ito po, yung pandesal ay ilang piraso na lamang po ito. And then, ito ay para na rin po sa aking mga anak. Okay? Meron din po tayong asin. Itong asin po ay nagkakahalaga ng 10 pesos. Okay? So, ganito lang po siya. Dapat, ang isang masinop na ina at mas discarding asawa, dapat po, pag alis pa lamang ng bahay, kung mamamalengke tayo, ay nakasulat na po kung ano-ano yung ating mga bibilhin at kung magkano ba yung budget na kailangan natin gamitin para sa isang masinop na ina at madiskarting asawa. So, lalong-lalo na sa aking mga kapwa-nanay, so, ano man po yung blessings na dumating sa ating buhay, huwag na huwag po nating kalilimutan ang laging magpasalamat sa ating poong may kapal. Okay? Thank you so much and don't forget to thumbs up. And please subscribe my channel. God bless us all!